friends, gagawa po tayo ng salsicha barbecue. Una sa lahat, mag-prepare po muna tayo ng salsicha. Ang ginawa ko po ay 2, 4, 6, 7. Kasi kami naman po ay ano lang, 4. Tapos, mag-prepare po tayo ng steak para sa barbecue. Para po magkaroon ng konting twist, lagyan po natin ng gulay. Kahit na, ang lalagay ko po ay zucchini and carrots. Pero pwede naman po natin gawa ng siling pula. Una po sa lahat, lalaban po muna po madali nating magawa ang tinatawag na barbecue longganisa. Bigyan po namin kung yun ang technique kung paano. Itapat nyo lang po yung barbecue na salsicha para hindi po makat ng magdiretso ng pagkat sa meron po tayong tinatawag na boundary ng salsicha. Tapos po niyan, yan. Gawin po natin ganyan hanggang sa matapos po natin yung salsicha. Eto, another one. Ikat po natin ulit yung hanggang sa matapos po natin ikat yung longganisa. Pasensya na po kayo kasi nababanggit ko in Italian ang longganisa ay salsicha. Pero ito po, kung sa Pilipinas po ito ay tinatawag na longganisa. Okay. Tapos po nating makat, balatan po natin ang carrots. Carrots. Ito po, balatan po natin ang carrots. Madali lang po ito. Simpleng preparasyon ng pagkain. Kung kayo po ay may mga trabaho at nagmamadali ng panghapunan, dumating na kayo ng late sa bahay, ito po ang pinakamadaling gawin. Okay. Ikat po tayo ng carrots. Yung pong carrots, ikakat natin ng maninipis lang dahil para madaling maluto. Ikat lang po natin ng maninipis. Para i-insert ko lang po yan. Siguraduhin po natin nakagwanti tayo kasi mahirap po kung madudumi ang pagkain natin. Kung meron naman po kayong cheese, pero dahil nga po tayo nagtitipid, pwede rin naman pong huwag nyo lagyan ng cheese, pero pwede nyo rin insertan ng cheese. Mamaya papakita ko po kung paano ilagay dun sa longganisa. Tapos, ito po yung zucchini. Pero dahil nga po sa Pilipinas, bihira naman pong makita ang zucchini sa Pilipinas. Pero pwede po kayong bumili na lang ng siling pula o siling dilaw. Para gagawin po natin na pang-insert dun sa langgonisa. O, di ba po mga kaibigan, nakatipid na po kayo kasi may gulay na, may karni pa, at masustansya pa dahil hindi na po natin kailangan iprito dahil ang prito po ay nakakasama ang sobrang oily, nakakasama po sa ating katawan. Paminsan-minsan okay naman po, pero sa panahon sa ngayon, kailangan po nating iwasan ang mga bagay na ng kolesterol. Ito po, ipakikita ko na po sa inyo kung paano gagawin. Saka ko na po ikakat yung iba para lang maipakita ko po sa inyo ang gagawin kong longganisang barbecue. Ito po. Itusok po natin. Tusok po natin dito. Sandali lang po. Ikat po lang natin dito. At para po, ipakita ko lang sa inyo yung sasampulan ko lang po ng may cheese at yung wala. Para po makita ninyo ang diferensya. Difference! Sensya na po. Okay. Okay. Ito po ay... Ako. Para po... Ay, kulak ko.
Hindi naman po natin kailangang i-marinate na itong longganisa kasi ang longganisa po ay meron ng timpla. Kaya nga po, mas madali ang gawin kasi timplado na. So, pwede pong ganito ang gawin natin, oh. Doon po sa iniwa natin, insert po natin yung cheese, carrots, and zucchini or pepperoni or alternate lang po natin gawin kung ano, kung halimbawa para po ma ganyan lang po. Eko. Sayang po, wala po kasi akong siling na bili ngayon eh. Kaya hindi ko po na ano, na ipakita sa inyo yung sili para yung may available na gulay. Pwede rin naman pong talong para po ano, pwede rin naman pong talong ang i-ano ninyo para ano, ang i-insert nyo para mas madaling hanapin. At mura din naman po dyan sa Pilipinas. Kaso nga lang po eh, meron din naman po akong milansan eh, pero itatry ko rin po kung okay yung ano. Ito na po yung barbecue na longganisa. Magpapainit po ako ng ano, ng kawali o ng ihawan. Mga kaibigan, mga ka-Mars, ka-Friends, ito po, natapos ko na po. Pero gumawa rin po ako ng normal para ma-feel po ng may mga batang talagang ayaw ng gulay. Pero sinubukan ko rin pong yung normal lang na ano. Kasi ginawa ko pong longganisang barbecue para po ma-attract ang mga batang kainin. Dahil may mga taong nakaka-attracting na barbecue. Ito po ang isang twist ko na ginawa. Nilagyan ko ng cheese, ng gulay, at isang classic na tinatawag natin. At ito po, nagpainit na po ako ng piastra para po ano, nilagay ko na po dahil mainit na po yung ihawan. Nilagay ko na po dito para mamaya lang po, babaligtarin lang po natin para siguradong luto ang ating longganisa. Kailangan lang pong tamang-tama lang po ang apoy para hindi po masunog yung gulay. And at the same time, mga siguro po mga ano lang yun, 15 minutes o ano. Maya-maya po, iyaano ko rin pagka ano, papakita ko kung paano. Di ba po mga kaibigan, madali lang po ito, madali lang pong i-prepare, lalo na kung mga galing trabaho na late nang umuwi, kailangan mag-prepare ng pagkain ng mga anak. Ito lang po, ganito lang po ang gagawin. No? Mabilis lang naman po. At makakasigurado po naman kayong kakainin ng mga anak nyo. Yan po mga kaibigan, doon din po sa baba, ilalagay po namin kung ano mga kailangan para po sa susunod na i-try nyo lutuin namin at magugustuhan ng anak nyo. Paki-comment nyo lang po kung magugustuhan ng mga anak nyo. Ito na po, baliktarin nyo na po para ano, unti-unti na pong naluluto, very colorful. Makikita po natin, tingnan nyo po, nakaka-attract kainin. Lalo na po kung makikita ng mga anak nyo, natatakam sila sa sarap. Ito na po mga kaibigan, mamis, mama, titos and titas. So, ito na po, luto na po ang ating barbecue salsicha o longganisa. Mga kaibigan, iba po masarap, katakam-takam, malinamnam, masarap.